guys, ngayong video, sasagutin natin ang isang tanong ng isa nating kaibigan dito sa Pag-iibon. Bali, ang tanong niya kasi ay kung kailan daw ba ang pwedeng paglinis ng kusot kung kailan ang paglinis ng nest box. Mas magandang maglinis kapag lahat ng inakay ay malalaki na, kapag nakuha mo na lahat ng mga inakay na pwede nang ibukod. Bago natin linisin, kailangan yung hindi sila mabubulabog. Mas maganda kasi kung maglilinis tayo ng nest box, yung may extra tayong nest box tulad ng ganito, ha. So ipalagay natin na kunwari si Maha, yung mga inakay niya ay lumaki na tapos naglabasan na. Ang gagawin ko lang kasi, ang paglilinis kong gagawin ay may mga extra akong nest box dito. Ayan, ito yung mga extra kong nest box. Tapos bago ko ito tanggalin, dapat ito ay nakaset up na, na ikakabit ko na lang agad. Bali, kung lahat ng inakay ni Maha bumaba na, saka ko haharangan yung butas doon. Tapos, wait lang, malabo pala. So, saka ko itatakpan yung butas doon, tapos tatanggalin ko to. Tapos ipapalit ko yung panibagong nest box. Tapos panigurado, 'di ba, walang laman 'yon, walang laman ng kusot 'yon. Bali, panibagong nesting materials ulit si Maha. Tapos ang gagawin ko naman dito sa luma, kunwari, ay huwag na tayo magkunwari. So kapag natapos na si Maha, pagtanggal ko nito, ang gagawin ko lang doon ay i-sprayan ko lang. Eh yung kusot, yung materials kasi ni Maha dito sa nest box niya ay purong malunggay lang, sanga ng malunggay. So napansin ko lang kasi, 'di ba, sanga ng malunggay tapos kusot. Bali, yung sanga ng malunggay, okay lang kahit hindi niyo na yon tanggalin sa mismong nest box. Ang gagawin niyo na lang, i-sprayan niyo na lang ng washout para matanggal lahat ng bakterya, lahat ng mga langgam na meron sa ilalim, lahat ng mga nakatagong insekto dyan. Bali, wash out lang, spray nyo lang loob. Yun. Tapos, kung kusot naman yung kanilang nesting materials, kailangan papalitan nyo mismo yung kusot. Kasi, eto, tignan ko kung nandito pa yung mga hindi magandang itsura ng kusot. Kasi sa mga kusot nyo, wala na. Okay. Medyo wala akong pruweba dito sa kusot na to. Pero nung marami pa to, yung dito ko pa nilalagay yung inakayin ko, yung hand feed ko, yung dito ko pa siya nilalagay. Nung pag ganun ko kasi ng kusot, sobrang daming uod, sobrang daming bulate. Okay, huwag kayong maingay. So, yun doon nga sa kusot, kapag gusto niyang palitan after ng clutch, mas maganda kasi kung after ng clutch, papalitan niyo yung mga kusot. Kasi kapag ayan ay naiiputan ng mga alaga natin, ng mga breeder natin, ng mga inakay, kapag naiiputan yan, syempre natutuyo at lumalalim doon sa pinakat baba. Tapos doon nabubuhay yung mga uod na sinasabi ko. So kung meron kayong nest box na may... Kung meron kayo dyan na nest box na tapos puro kusot lang yung inyong nesting materials, try nyong hukayin, tapos makikita nyo yung tinutukoy kong puro uod. So, ganun ang gagawin ko kapag ang ito, lahat, bali itong lahat ng nest box dito, ay lahat ng nesting materials niyan ay puro kusot na. Bali, si Maha lang yung hindi ang kusot ang gamit. So, kung itong mga breeder natin dito
na nagka ano nagkaina ka eh, tapos after ng clutch kunwari kaka first catch pa lang nito, first catch nila nagbabaan na yung inakay, tapos papalitan ko agad yung kusot nila dahil yung kusot na yun ay puro bulate na, puro uod na. Bali mas maganda kasi kung walang nakakaistorbo sa mga alaga natin. Eh hindi naman natin alam kung ano ang pwedeng mangyari doon sa inakay kapag may uod. Kunwari, 'di ba? Magse second catch na sila. Hindi mo nalinis yung nest box. Tapos lumabas na yung inakay. Hindi natin masasabi na kung hindi ba masama ang uod na namubuhay doon sa kusot. Bali nung nakita ko kasi to na may uod, tapos nandiyan yung hand-feed natin, nandito nung bata-bata pa, nakita kong yung uod naggumagapang sa mukha niya. Sa mukha niya, sa may bandang tenga na. So naisip ko na mukhang hindi maganda ang uod sa kusot kapag dumidikit sa ating ibon. Baka kasi ano eh, baka kasi pumasok sa mga parte-parte ng ibon ng inakay, lalo na sa tenga o kaya sa bunganga. O di ba? Kung lilinisin natin 'yan every clutch, mas maayos 'yun kasi may iwasan yung ano eh, may iwasan yung mga kadumihan sa ano sa nest box. So, kayo kasi ako ganoon ang gagawin ko kapag nagka ano na to eh, nagka itlogan na, kapag nagka inakayan na. Pero except dito kay Maha, ang gagawin ko kasi kay Maha ay ibubukod ko to after niya ipalakihin yung mga inakay na meron siya dito at itlog. After tatanggalin ko 'yan, papalit ako ng bago at panibagong nesting materials ulit. Tapos lilinisin ko yung loob nito sa pamamagitan ng spray tapos wash out para matanggal lahat ng dumi. So ayun, ganoon lang ang gagawin ko. Ganoon ang bala ko. Pero kayo, kung kusot ang meron kayo, kailangan every so kung kusot ang mga gamit nyo sa inyong mga nest box, mas okay ng every clutch ay maglilinis kayo. So, ayun. Ayun lang ang akin advice doon sa kung paano maglinis ng nest box kapag ano, after mag-itlog, after mag-palaki ng inakay. Tapos, meron pa pala tayong isang tanong na sasagutin. Ang tanong niya kasi ay kung yung successor pellets daw ba ay pwede bang isama sa mga seeds? Oo naman, pwedeng-pwede po 'yun. Tulad nito, ito, may itong African mix ko kasi ay may mga ayan oh. May mga successor pellets 'yan, bali nakahalo na 'yung successor pellets dito. So ayun ang mixing ko kapag after ng successor pellets. Yung African mix seed, tapos may halong ano to, may halong successor pellets din. So ayun, pwede naman yun para nakakatipid tayo sa mga successor pellets. So ayun, pwede naman. Tapos meron pa ang isang tanong eh, yung tungkol sa ano, yung sa permit, yung sa DENR permit. Bali, ako wala pa rin akong DENR permit kasi hindi pa ako ganun karaming breeder. Hindi naman to yung ano eh, sobrang ingay na maririnig hanggang kabilang hanggang doon. Bali, hindi naman. Siguro kapag dumami-dami na to, kapag lumawak pa yung ano ko, yung aviary natin dito, saka na ako magpapa-register sa DNR. Kaso, ayun nga, may trabaho din ako, hindi ko kayang asikasuhin yun, lalo na work, tapos ibon, tapos edi kada 3 buwan magre-report ako noon. Medyo ano 'yun, medyo time consuming. So ayun. Bali saka na ako mag papa-register sa DNR kapag seryoso ko na 'tong hobby ko. Kapag siyempre kapag na ano na ako sa trabaho, natapos na ako sa trabaho, ibon na ang aking focus, tapos doon na tayo magsimula. Doon na ako magsisimula na magpa-register sa DENR para siyempre masabi tayong legit breeder. So,
kung kayo ay wala pang DNR, yung mga CWR na permit, kung kayo ay konti lang yung ibon, okay lang kahit wala. Kasi hindi naman ganun ka hindi naman ganun ka required ang DNR. Hindi naman ganun ka required ang CWR, lalo na kung ang ibon nyo ay 1 pares lang, 2 pares lang. Huwag muna. Saka na kayo mag CWR kapag yung lawak ng aviary nyo ay tulad ng ganito, mula dyan hanggang doon. So, saka na kayo magpa-register ng CWR kapag ganyan nakalawak ang ibonan nyo, para lahat ng ibon mo ay safe, lahat ng ibon mo ay hindi makukumpiska kapag nagkaroon ng problema sa mga kapitbahay. So, ayun. Ganun lang yun. Kung gusto nyo, kung may budget kayo, kung marami kayong time na ilalaan sa pagre-register, sa pagre-report, okay lang kahit kunti lang ang ibon yun tapos may CWR kayo. Pero syempre, di ba, paano kung 4 pares lang meron kayo tapos bigla kayong napakwit? Sayang naman yung pagre-register nyo doon sa CWR, o diba? So, mas maganda kung decision na natin na ito na panghabang buhay, ito na dito na tayo kukuha ng pangkain, gano'n. So, ayun, nasa inyo na yung huling decision kung gusto nyo magpakuha ng CWR ng mga permit ng ibon para masabi natin tayo ay isang legit breeder. So, ayun lang ngayong video. Salamat sa mga nanood at sa mga sumusuporta sa ating channel. So, mag-shoutouts muna tayo bago tayo magtapos. Okay, shoutouts muna tayo. Shoutout kay Kyle David, kay Hernan Sunga, kay Yana Rosales, kay Mark Daniel, kay Gerson Pascua, kay Joseph Villegas, kay Jake Mesa, kay Bentong Cuyos. Shoutout din kay Dustin Baluyot, kay James Louis Chua, kay Janet Santos, kay Kurt Anthony Olan. Shoutout din kay Rian Lucas, kay Lito Ventura, kay M. Jester Faustino. Shoutout din kay Johnny Bone, kay Sandy Pineda. Shoutout din kay Ramil Medino, kay Jel Carlo Uno, kay Kimuel Maranata, kay John. Shoutout din kay Ren Alcantara. Shoutout din kay Jun Pantoja, kay JB Narciso, kay Kent Gian Penezara, kay Daniel Soliman. Shoutout din kay Cheryl Jill, kay Tio De Guzman. Shoutout din kay Joshua Wage, kay Yuri Chiru, kay Florence Aquino. Shoutout din kay Dennis Corpus, kay Jace TV, kay Steven John C. Kiason. Shoutout din kay Kevin Ebueza, kay Yek Horey, kay Brian Cruz, kay Jello Chua, kay Kiona Kisha. Shoutout din kay Jagger Luga, kay Steven John C. Kiason. Shoutout din kay Angelino Raimundo, kay Sean Mike Miguel, at shoutout din kay Gino Ray Topacio. At ayun na nga, ano. So, sa mga gusto magpa-shoutouts at sa mga may katanungan pa, comment lang kayo at isa-shoutout namin kayo sa susunod na video. At yung mga katanungan nyo, sasagutin natin yan through comment or video. So, salamat ulit sa mga nanood at sumubaybay sa ating video. So, mag-ingat po ang lahat and we'll see you on the next video.